time to change oil muna tayo mga pare ko at tayo yung mga motorcycle mechanics at marunong tayo mag-change oil ay wala tayong dahilan upang magsabi sa ating mga misis na magpapa-change oil tayo dahil nakikita nila na tayo na lang ang gumagawa. At the same time, isinabay ko na rin yung paglilinis ng aking front sprocket, rear sprocket at itong aking kadena. At kaya po hindi po bang change oil yung ating topic for today is about dito sa ating kadena at ang issue niya na uneven o hindi pantay-pantay ang tension niya. At ngayon ay simulan natin sukatin yung ating tension o preplay ng ating kadena. At ang normal na preplay ng ating kadena ay nasa range ng 1 inch to 1 and 1/4 inch. So naglalaro lang siya dyan. At itong ating tension dito, preplay ng ating kadena is within nasa 1 inch to, which is normal to. At then papaikutin natin yung ating gulong upang umandar yung ating kadena. Kung mapapansin nyo, itong area na to ay more than 1 inch to 1/4 inch to. Kumbaga, malaki to. Ang laki ng kanyang preplay. Then susunod is ayun, mas malaki to mga pare ko. Then susunod is ayun, wala. Halos normal to. 1 inch yung preplay natin dito. Maluwag na maluwag. Ayun, tumigas na naman mga pare ko. Malamang matitigas na naman yung ating tension o preplay. Kumbaga, nasa 1 inch na naman yung ating preplay. Yan ang sinasabi ko mga pare ko. Yan ang tinatawag na uneven yung ating preplay. At ang tanong dito, ito ba ay normal o ito ba ay hindi normal? Kung may bago kang motor o kaya naman ay ngayon mo lang napansin na ang preplay ng inyong kadena ay iba-iba yung sukat. Kumbaga, yung kanyang tension. May matigas at may malambot. Ay, huwag kang mag-alala pare ko dahil hindi ka nag-iisa. Dahil ganyan-ganyan din ako nung una, nung kabibili ko pa lang ng kauna-una akong motor. At ito agad yung aking napansin. Ito mga pare ko, brand new ko na ako itong motor na to. At ganito na yung preplay niya ever since na brand new siya. Dito maluwag siya at malaki yung kanyang preplay. At nabandalan siya ng kante. Ayan mga pare ko, matikas na siya at konti na lang yung kanyang preplay. At ito na mga pare ko, ang aking pinakamatanda motor, itong aking legendary Kawasaki HD3. Ito, 22 taon na kami magkasama nito. At ever since na nabili ko to sa kasa, is ganito na yung kanyang preplay ng kadena. Uneven na rin. Tingnan nyo to, ito, okay to, normal to. At maluwag yung aking kadena. Mabandalan ng kante, ayun, matigas na yung aking kadena, yung kanyang preplay. At bumanda ulit ng kante is ayun, maluwag na naman. So ayan mga pare ko at hindi ko na rin mabilang yung mga piyesang napalitan ko rito. Nakapagpalit na rin ako ng kadena, sprocket ng maraming beses. At yung takbo ng aking motor na to ay talaga namang hindi ko na rin mabilang sa dami. Dahil ang last na milyahin nito is nasa 100 plus 1000 kilometers na. So okay naman yung aking motor at still alive and kicking at walang problema. Kumbaga, it's nakuha niya naman yung normal na paggamit ko sa kanya. At kung iisipin mo nga naman, bakit ilalabas ng kasa yan? May factory defect bala. Bakit i-accept nila yan? At medyo malabo din mangyari dahil napakataas ng quality control, lalong-lalo na yung mga branded na motor. Ang taas-taas ng quality control nila at hindi nila pala lampasin yan. So yan mga pare ko. At syempre habang tumatagal, may mga nagsasuggest naman na baka may problema yung sprocket o kaya naman yung kadena is magpalit daw. Hindi mo natin ginawa yon, sinulit natin siya. At sa awa naman ng Diyos is umabot siya sa normal na wear and tear na time niya. So doon ko malalaman kung talaga naman pag nagpalit ako ng sprocket at kadena, kasi isang set ang palitan niyan is mawawala na yung uneven na tension niya. So hindi pa rin mga pare ko itong motor ko na to is nagpalit na to ng kadena, ayan pa rin siya, ganun pa rin mga pare ko, tsaka sprocket, uneven pa rin yung tension niya. Kahit naman yung gumawa ng ating motor ay ini-expect din na magkakaroon talaga tayo ng uneven preplay ng ating kadena. At kasi ini-expect din nila na hindi talaga natin mapi-perfect yung pagkoconnect dito o yung pag-align dito. Dahil aftermarket is tayo na lang ang gagawa o ibang tao na lang ang magkakabit at magtatanggal ng ating kadena at the same time is mag-align. So ang ginawa nila is sila na rin na nag-adjust at naggawa sila ng design nila na aangkop para dito. Kaya ang ginawa nila dito sa ating front sprocket, ito ay nilagyan nila ng
free play din. At ito yon. Kung mapapansin mo ang inyong front sprocket ay gumagalaw. Ayan mga pare ko yun. So kahit na hindi siya gaanong naka-align, is itong mismong sprocket ang mag-a-adjust. Kaya hindi ka basta-basta malalagutan ng kadena. At hindi basta-basta ma-misalign itong inyong kadena. Ayan o. Malaki yan. Malaki yung preplay niya, yung galaw. Kaya ngayon, kung mag-a-adjust kayo ng preplay ng inyong kadena, ay hanapin nyo muna yung pinakamatigas na part niya. At doon kayo magsisimula ng pagsukat ng 1 inch to 1 and 1/4 inch. For example, nahanap nyo na. Ito na siya. Kaya dito na, magsukat na kayo rito. At hayaan nyo ng kahit maluwag yung ibang part niya. So, ayan mga pare ko. Dahil once na naluba kayo at yung adjust nyo ay doon sa maluwag at the rest is talaga napakatigas, ay pag lumubog yung gulong nyo at ito'y nabanat, nabirat, tendency baka kayo ay malagutan ng kadena. So ayan mga pare ko, at naikwento ko na yung aking personal thoughts at personal experience tungkol dito sa uneven tension ng kadena issue. So para sa akin ay normal po siya at wala po kayong papalitan sa mga parts ng inyong motor. Kahit na may magsabi pa sa inyo na palitin na yan. Bagong-bago yun eh. Bakit papalitan mo yan? Ano ka? Minamalas? Ay, sinuswerte. So ayun mga pare ko eh. At hanggang dito lang po yung aking video. At tatapusin ko na po itong aking ginagawa. At maraming salamat po sa panunod. Paalam na sa inyo mga pare ko eh. Paalam!